Hello, what is up guys? Magandang gabi sa inyo lahat at nandito naman po muli ang inyong Ninja Farmer at for today's video guys, ayan, gabi na tayo but usapang Golden Age Metaverse tayo guys, no? Dito sa Golden Age Metaverse, meron silang tanong sa akin but before that, shout out ko muna yung bago kong mga tropa dito sa ating Mir 2M, no? Pasensya na kayo guys, singit ko lang, no? So, ayan, bago nating mga tropa, si Sir J, ayan, no? At Zipro King at Kit Kats. Okay? Guys, gumastos tayo ng kaunti dito sa ano, no, sa larong to but ayan. So, shout out ko lang sila. Bukas gagawa ko ng video about sa mga nalaman ko diyan sa Mir 2M, sa mga technique kung paano magpalakas at ipapakita ko rin sa inyo kung nasaan ako, anong rank ko. Kumbaga nasa top ba ako o nasa tapon. Alright guys, at ayan o, ang tanong sa akin dito ng isa sa ating mga subscriber ay ayan, ating mga tropa sa Golden Knights Metaverse, saan daw yung ano yung ating accessory isusummon? Ayan o, dito sa summoning hall, no, sa summoning hall at ayan accessory. Okay din dyan kayo, mamili na lang kayo dyan sir o kung ano ba yan, draw ba kayo ng pearl ang gamit or yung gamit ay ruby, no? So ayan, at isa pang tanong sa atin dito guys, no, tinanong ako kung pwede daw ba ako gumawa ng yung kumbaga parang summarization nito na kumbaga yung summarization ng Golden Age Metaverse, magpaumpisa hanggang magiging pro, no? Para sa akin guys ay dito wala namang magaling talaga dito sa Golden Age Metaverse kung lalo na gumagastos ka, no, bumibili ka ng kung ano-ano, mga event package na yan. Kung mga bumibili-bili ka ng mga package na yan, sigurado dito ay magtatap ka, no? Pero para sa akin guys, ako hindi naman ako talaga na ano dito eh. Actually nga guys, nung nakaraan eh, nasa ano tayo, no? Nasa magandang rank tayo. Pang dito sa arena ay nasa top 16 yata ako. May kita ba natin dito sa last season? Ayun guys, no? Nasa top 16 tayo. So which is sa tingin ko naman ay worth it naman yung aking tawag nun, worth it yung aking 100 something 50 pesos yata yun, mahigit, no, 150 pesos yung nagastos ko rito guys, no, at ayan, nag top 16 ako, so siguro masabi ko yung puyat ko yung ano worth it naman, no, but hindi pa talaga yan ang pinakamagandang ano ko guys, no, pinakamagandang build ko. Para sa akin kasi nagkamali ako ng build dito, so yung masasabi ko lang sa inyo guys, pag kayo ay nagbuild dito talaga, pag gusto niyo talaga magpalakas at kunwari na kung ano yung nakuha ng pinakaunang hero, kunwari sabi natin na sa collection mo, kunwari sa unang hero mo nakuha mo ay puro mga yung pinaka first UR mo is earth. Ayan ang pinakaunang UR ko eh. At tapos ayun, actually guys, nag-hybrid ako. Ang tawag sa build ko is hybrid, no? Hybrid element. Lahat ng element guys, meron akong hero. Meron akong panlaban. Ang kagandahan lang sa build ko guys, no? Ang kagandahan lang dito sa build ko ay araw-araw sa ating attributes, no? Ay meron akong ano, meron ako nakukuha, no? Dahil lahat 'yan, kung makikita nyo guys, bihira lang kayo makita ng mga ano na merong halos lahat, halos-halos, no? Pero focus ko talaga is dark, no? But sa ngayon ay ayan, kung makikita nyo, lahat ay meron, no? Lahat ay merong mga meron akong panlaban. So it means araw-araw, pagkalaro na sa dito sa attribute PVP, araw-araw ay meron tayong ayan, katulad niyan, top rank ano ako ha, nasa ranking ako 12, no?
So hindi ko pa inubos yung ano ko, yung ano ko niyan, dahil sa sobrang busy ko guys, marami akong nilalaro, no. Tatlo yung games ko. At ayan guys, kung makikita nyo, kung rank 12, so meron akong 200 plus, no. Not bad, at aka mahihina yung ano ko, mahihina yung fire element ko, no. Walang upgrade yung fire element ko. Ayan, mahihina yung mga yan, no. Yan lang gamit niya mga yan. Oh. Yan lang ang gamit ng mga fire element ko. So which is ang maganda sa build ko is hybrid. Araw-araw guys, meron tayong free ruby, no, na nagagamit dito para sa mga pagpapalakas. At ayan guys, no, ang ating buildings. So kung baguhan kayo at gusto nyong ano, lumakas agad. So kung ano yung nakuha ng pinaka UR na hero is kunwari fire ang palakasin nyo guys, yun yung totoo. Tapos mag-focus kayo sa altar niya, ayan, which is kahit yung altar na yan is ma-level ano nyo lang muna, kahit ma sabi nating ma sa starting, no, kahit mag-level 5 lang muna yan. Tapos ang altar, ang Blade of Prophecy para sa attack din to, kahit i-level 5 nyo rin agad. Isabay-sabay nyo guys, no. At itong earth is ganun din, i-level 5 nyo rin. Pati ang ating runes of god, kahit ma-level 5 nyo rin sana, no, dahil attack speed to, pampabilis umatake to. At kahit papaano itong altar of protection, depth to. So ayan, dapat ma-level 5 nyo rin. At ayan, ma-level 5 nyo rin yung HP, which is itong altar of crystal. Ayan, HP yan guys, no. So ayan, pag ma-level 5 nyo yan lahat din, mag-focus, Bisaya na po. Mag-focus na lang kayo guys dito sa Altar of Fire and sa Earth Spirit. Ayan. Dahil ito ay critical damage to guys. So magiging ano, no, magiging effective yung damage mo. So kasi pag ano tayo guys, kapag tayo ay gumagamit ng mataas na klase ng tawag nito, critical damage, which is kung ipapakita ko sa inyo ang ano ng ano ko, yung aking hero na si etong eto at saka eto, no, si ayan, may damage siya guys na halos 10,000. At the same time, meron siyang critical chances na 61%, at meron siyang critical damage na 100.5%. So ang kagandahan kasi nito guys, once na pumalo yung critical sa 61.5 or sabi natin 50% pataas, ay minsan lang talaga siyang hindi magki-critical. Kumbaga, malimit kadalasan critical yung nagiging ano niya, no, nagiging binabato niya na attack sa kalaban, puro critical. Ito lalo na itong ano ko, puro critical to, oh, si Detrogan, dahil ayan nga, 80% yung almost 80%, no, kada attack halos na puro crit na. So ayan nga guys, no, at gusto ko ipaalam sa inyo na ang pinakaimportante sa lahat ay siyempre lahat ng attributes importante naman, pero ang pinakaimportante talaga diyan is yung critical chance at saka critical damage. Kasi kung kahit na mataas yung damage mo guys, no, katulad nito, mataas yung damage din nitong ano ko, hero kong si Nyx. Ngunit mataas ang critical damage niya, mataas ang damage niya, but wala siyang critical chances, 0%. Once in a blue moon lang siya guys, no, kung gumana yung critical niya. So napakahina niya pa rin, no. Ayan, malaki ang pinagkaiba ng mga zero yung ano, critical chances. Mataas nga ang critical nitong mga to, itong dalawang to. Kaso lang ginagamit ko sila guys pang-depth, no, pang-depth, kasi makunat talaga yan sila. So ganoon lang kasimple. At ayan, para sa mga baguhan guys, kung ano yung nakuha yung nauna sa inyo, i-focus nyo, no, focus nyo na lang sa kung ano yung nakuha yung mga hero.
Kasi akin, kung gagaya kayo sa akin guys, eh magpupuyat kayo na magpupuyat, no? Ako, nagpupuyat ako guys. Magpupuyat kayo dahil syempre ay kailangan nyo na mag-pull grind, no? Magpapalevel kayo sa gabi. Ang pagpapalevel ko dito guys ay inaabangan ko, no? Na lumabas yung hot time, no? Ayan yung mga oras na yan. Double X, 50% experience, 50% gold yan guys, no? Yan ang ginagawa ko. Tapos, ayan, no? Lahat ng ano yan guys, lahat ng magpasimula dun sa ano, ating pinakaunang ayan, inubos ko na lahat ng ruby dyan guys, no? Ayan, 1-1 yan lahat. Hanggang doon sa ano, ayan, nandito na ako sa 16 ngayon. Ay 16, hindi, oh tama, 16. Okay, nandito na ako. At ayan, dalawang ano na lang, stage na lang, matatapos ko na to. Tapos din 70 na ako. But nasa stage ano na talaga ako guys, nasa stage 29 na talaga ako. Dito na talaga ako sa last part ng boss. Dito ako medyo nakukunatan na ako dito, masyado, makunat na. At kailangan ko pang magpa-level na magpa-level, magpalakas, no? So, ayun lang. Alas 11 na guys, no? Nag-reconnect na. So, yun lang na siguro ang ating video for today guys, no? At, ayan, I hope na, ano, na natutunan nyo. Ay, yung pinaka-main reason talaga ng pagpapalakas dito guys is, syempre, kung may pera, eh, mas maganda. Pero ko para sa akin, dahil nga free to play tayo, no, hindi ko naman ina-advise sa inyong gumastos dito. Magpupuyat kayo guys, at the same time magpupuyat kayo at gumawa kayo ng ano, plan, no, na mag-solo kayo ng ano guys, mag-solo kayo ng tawag nun, element. Kasi pag ginaya nyo ako na hybrid, which is lahat ng element yata, oh, lahat ng element ay meron ako. Ayan, lahat naka-awake yung mga hero na ginagamit ko, no? So, antagal ng progress, guys, no? Imbis dapat yung mga gold na ginamit ko dyan ay mapunta na dito sa mga pagpapalakas nito mga to. Ayan, mapupunta na sana sa pagpapalakas niya mga yan. Wala. Hindi natin ma-ano, no? Hindi natin mapapalakas agad yung isang element kung mag-hybrid tayo, kung gagaya kayo sa akin, no? So, yun lang masasabi ko sa inyo guys, para sa mga beginners, mag-solo kayo, no? Mag-solo kayo ng tawag nun. Mag-solo kayo ng element. Solo element muna yung palakasin nyo. Huwag muna kayo magpalakas ng maraming elements, no? Dahil ang pagpapalakas ng maraming elements ay para lang talaga sa mga nagpupuyat, no? Yung ayan, kung katulad sa akin, nagpupuyat ako at yung pull grind talaga ako, no? So, ayan, makakaya siguro dahil kailangan pagka ano, marami tayong gold, eh. Gold ang kailangan natin. Ruby, gold, ayan ang mga kailangan natin, guys, para mabilis agad na ano, na umangat dito. So, yan lang. Magandang gabi sa inyong lahat at naway pagpalain tayo ng Diyos na may kapal. At yun lang, no, guys, no? Ang ating ayun, no? Tignan nyo, nakuha ko na yung reward ko, no? Which is, ayan, naging 355 ng ating ano, ruby. Which is good thing, yun, no, guys, na araw-araw ay meron tayong panglaban sa PvP, no? Okay, ayan, no? May panlaban tayo sa mga, ano. So, ngayon naman, light naman na ngayon. Oh, so, ganun lang kasimple yun, guys. At I hope na may napulot kayong kunting technique, no? Basta tandaan nyo guys, yung attack speed, yung attack, altar of protection, altar of crystal, then kung ano ang ano mo, kung ano yung klase ng altar ng element ang gusto mo palakasin, at yung importante sa lahat, itong earth, ito critical damage, napakaganda yan dahil yan yung magpapadoble sa damage, no? Parang magiging double attack, no? So yun lang guys, magandang gabi sa inyong lahat at bye-bye, ingat, no? God bless.